Kamusta, Cancers? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng universe para sa mga Cancers. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Cancers? Siya nga pala, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Itong striving na card, ipinapakita na hindi mo naman kailangan i-perfect ang buhay. Magsumikap na magkaroon ng progress or magpatuloy. Ang ilan kasi sa inyo nakakaramdam ng kalungkutan o kaya kakulangan. Itong compassion, nagsasabi na yung pagpapatawad at saka pakikisimpatya ang magiging lakas mo para magkaroon ng kapayapaan at saka tagumpay sa buhay. Mahirap magpatuloy kung meron kang hinanakit sa ibang tao. Itong ambition na card ang nagsasabi na kaya mo at saka kailangan ng pagsusumikap para makamit yung mga hangarin mo sa buhay. Na kahit na merong mga sitwasyon na pinagdaraanan or hadlang. Dito pa lang malaman na yung meaning ng mga cards mo. Alamin pa natin kung ano yung angel number mo. Your angels are trying to send you an important message that will bring joy, inspiration, and peace to your life. Your dreams will become your reality. Kaya ipagpatuloy mo kung ano yung mga plano or ambisyon mo sa buhay. Pare-pareho yung sinasabi ng mga cards, lalo na sa mystical cards. Ngayon naman guys, alamin natin gamit ang tarot cards kung ano ang message ng universe para sa mga Cancers. Hahayaan ko lang yung mga cards kung ano yung ipakita. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Queen of Swords, Page of Wands, at the Death. Ipinapahiwatig ng mga cards na confident ka at saka malikse. At saka na-inspire mo din yung mga tao na nasa paligid mo dahil sa pagiging maliksi mo. Madali mo rin masolusyonan kahit na meron mang problem na dumarating. At saka magkakaroon na ng bagong chapter ang buhay mo. Nakadalawang cards ka na. Sa career or negosyo, kung meron mang person na nagbibigay sa iyo ng advice, lalo na kung makakatulong ito para mag-grow ka, ay tanggapin mo ito. At para naman sa ilan sa career or negosyo, nakadalawang cards ka na meron ka talagang trabaho na maganda yung kita, pero meron kang isang ginagawa na mas nage-enjoy ka. Hindi ka makakapag-quit agad sa trabaho mo. Pero kung gusto mong mag-quit sa trabaho dahil hindi ka na masaya, pag-isipan mo to ng maraming beses. Ang ilan na single, ang gusto mong makarelasyon, yung person na makakaunawa sa behavior mo o kaya sa sitwasyon mo sa buhay.
At dahil sa ganitong mindset mo, nararamdaman ng person kahit hindi mo sabihin. Kaya kung magkaroon ka man ng bagong karelasyon, hindi ito magtatagal. At ang ilan sa inyo, mapapansin mo na bakit ganito yung nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. At ikaw mismo yung magpapalit ng maling mindset. Wala ka namang sinisisi sa mga decisions mo. Ay ito muna yung alamin natin. King of Cups. Naka-dalawang cards ka na na pwedeng magiging karelasyon mo ito or person na makakatulong sa'yo para mag-grow sa career man, sa negosyo, or personal mong buhay. At saka pangatlong card mo na ito na importante yung pakikisimpatsya. Yung alamin mo na yung situation. Pwedeng ikaw ito or kayong dalawa ng person mo na napaka-private, lalo na pagdating sa emosyon, hindi kayo nagpapakita ng sweetness. At para naman sa ilan na nasa relationship, nasa mood ang person mo para magkaroon ng intimate na connection sa iyo. At saka para naman sa ilan, maraming pagbabagong mangyayari sa buhay mo. At saka pinapakita rin kung ano yung totoong kailangan mo sa relasyon. Lalo na't ang ilan sa inyo, hindi kayo magkaunawaan ng person mo. Ito man yung idea mo or kinakausap mo yung person mo, yun ay dahil sa gusto mo ng matatag na koneksyon or relasyon. Ito naman yung next na mangyayari. Four of Wands, Knight of Cups in Reverse, at Ace of Cups. Pangalawang card mo na ito na huwag padalos-dalos sa mga decisions. At saka sa pagkakaroon ng desisyon, pwede mo naman pakinggan yung opinion ng iba. Pero ang ending, kailangan ikaw pa rin yung magdesisyon para sa sarili mo. Kung ano yung mga bagay na gusto mo. Sa mga single, nakadalawang cards ka na. Na merong potential person na makikilala ka na gusto kang makarelasyon. Ang problema lang ay iba yung nasa isip at puso mo, hindi yung potential person na interesado sa iyo. Ang ilan na nasa relationship o kaya single, ang ilan sa inyo ang person mo, pareho kayo ng gender. At saka para naman sa ilan na nagkakaroon ng misunderstanding sa relasyon, maayos nyo to ng person mo. Kasi ang ilan sa inyo, nakadalawang cards na hindi naman ganun kalaki yung problema na pinagdaraanan. At saka nakadalawang cards na rin na ang ilan sa inyo, meron kang party or event na pupuntahan o kaya sa'yo mismo magsisimula yung event or party. Pinapakita rin na ang ilan sa inyo magkakaroon ng baby. Ang ilan sa inyo, magbabalik yung past person mo at magkakaayos kayo ulit. Bibigyan mo ulit ng pagkakataon yung person mo. Ay ito na guys, The Fool, yung additional card. Na ang ibig sabihin, magiging open ka na sa mga opinion at saka sa bagong journey na tatahakin mo sa buhay. Pero para sa ilang Cancer, nakadalawang cards ka na sa paghinay-hinay sa pagdedesisyon. Nasa magandang condition ka man ng emosyon mo or hindi. Ano man ang estado ng buhay mo, masaharapin mo yung bagong simula. Nakatatlong cards ka na. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, merong hindi magandang pag-uugali yung person mo. Yung bang moody, may tantrum siya, at saka meron din siyang gulo na kinasasangkutan.
Pero ang ilan sa inyo, kahit na may mga problemang nagagawa itong person mo, sa'yo pa rin siya bumabalik. Nakadalawang cards ka na. Page of Swords, Two of Swords, at Page of Cups. Itong outcome na pinapakita ay merong person na nagpapakatotoo sa sarili. Sinasabi ko ano yung totoong nararamdaman. At saka nakadalawang cards ka na, na huwag kang pumasok sa sitwasyon na mahihirapan kang lusutan. At saka hanggat maaari, huwag maging immature sa sitwasyon. At saka ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na para sa pregnancy. At ang advice pa, hanggat maaari, ay harapin ang katotohanan para nasusolusyonan yung mga problems na dumarating sa iyo. Sa kalusugan, pinapaliwanag ng tatlong cards na ito na kung meron kang illness na nararamdaman, magpatingin ka sa professional. Huwag yung ikaw lang yung gumagamot sa sarili mo. Lalo na kung nakikita mo na walang pagbabago. Mas mapapabilis kasi at saka magiging panatag yung loob mo kapag professional yung tumingin sa iyo. Sa mga single or nasa relationship, kung bumabalik yung past person mo, pinapakita sa mga cards na ito na curious yung person mo kung ano na yung nangyayari sa iyo. Pero tandaan mo kung ano yung naging ending nyo sa nakaraan. Ang ilang single, merong potential person na talagang seryoso sa iyo. Lalo na kung bago ito. Sa mga nasa relationship, mararamdaman mo naman kung sino yung person na naninindigan sa iyo. Itong Nine of Swords ay masasabi na gusto mo na ng better version sa sarili. Mas pipiliin mo yung koneksyon na kailangan ka at mahal ka. At saka feeling ng ilan sa inyo nagkakaroon ng delay o kaya worse yung buhay mo kapag bumabalik ka sa nakaraan. Ang ilan sa inyo, merong person na nagkakagusto sa iyo pero hindi niya pa masabi. Pwede rin na alam mo na at naghihintay siya sa kasagutan mo. At saka meron din kasi siyang karibal. Yun yung pakiramdam niya or nakikita niya sa iyo. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, may posibilidad na mauna yung baby kesa sa magpakasal kayo or magsama na. At saka nakatatlong cards na rin para sa celebration. Pwedeng anniversary, kasalan, o kaya binyag. Yan yung ilan sa celebration. Ito naman yung bottom of the deck. Ace of Swords. Ang ibig sabihin nito, magkakaroon na ng patas na desisyon, lalo na kung meron kang dalawang pinagpipilian. Good news din ito kung meron kang pinaglalaban na pabor sa'yo, legal matters or contract. At ito yung tamang desisyon mo na makikinabang ka at yung mga tao sa paligid mo.